Hello po, good afternoon po. Ngayon po ay May 16, 2023 and sisilipin po natin ang ating greenhouse. So, nag-harvest na po ako kanina. Ayan yung nakikita yung mga bakante na boxes. Per kilo po kasi yung aking tanim na lettuce, no? So, yung inabot ng isang kilo ay mga 12 pieces po ang isang kilo ng Olmetti. So, sa madaling salita, maliliit po yung harvest ko ngayon. And usually po kasi kapag magandang harvest ko, 7, 8, or 9 pieces po ang isang kilo. So, magagaan talaga. Dahil po kasi sa ano, sa init po ng panahon, no? And hopefully naman maka-harvest tayo ng maganda sa mga susunod po natin na mga tanim, no? So, yung hinarvest ko po ngayon ay 34 days simula nung na-transplant natin. So, ito po, yung nakikita nyo ngayon ay romaine. Ang ating pong romaine ay 20 days na simula nung ating nilagay dito sa boxes. So, ayan. And siya. Ang ginamit kong tubig dito ay tap water, no? So, dalawang klase po kasi ng romaine tong nakatanim dito pa. Papakita ko lang po yung pinagkaiba para makita niya. Ito pong matataas, yan, oh. Parang bolting na. Oh, leggy na. Yung matataas, yan po ay green towers ng condor. Ito naman, meron tayong maliit. Hindi siya mataas. Ito po ay Tyrol. So, mahirap po i-market kasi itong green towers kasi nga mahahaba yung stem niya. So, mas okay ako dito sa Tyrol, no? Kasi, ayan nga, hindi naman tumataas. Kaso, ito, nag-sign na ng tip burn. May tip burn na. Ang romaine po kasi ay sensitive kapag medyo malapit na siya sa harvest time, no? So, yung romaine na green towers, yung itong nasa likuran. Ito palang Tyrol natin, 4 na piraso lang yan. Yung Tyrol natin is 22 days. Yung green towers ay 20 days. Okay? So, ayan. Maganda naman ang Tyrol. Konti lang kasi yung nag-germinate na seeds ko ng Tyrol. So, hindi ko alam, baka na-expired yung seeds niya. Okay. Ayan, may tip burn. Hindi na rin ako masyado kasi nakapag-foliar. Ayan. Baka i-early harvest ko to kasi hindi ko naman po ito ibebenta ang romaine. Gagawin ko lang po ito na kimchi. Yan. Yan. Bali, 4 boxes po yung aking romaine. Ayan. Hi. Okay, lipat naman tayo sa ito ay Olmetti. Ang Olmetti po natin ay ilang days to? 14 days po simula nung na-transfer natin, no. So, ayan, ano to? Ay, napansin ko lang ano to. Parang pinuntahan ng insekto. Okay. Ayan, 14 days silipin natin yung roots niya. Ilang boxes to? 1 2 3 4 boxes lang yung ano ko. Konti lang po kasi yung laman ng greenhouse ko. Bale, 15 boxes lang yung kasya sa greenhouse ko. Ito, medyo may nagba-brown, no? Sa init po kasi ng panahon, kaya nagaganito yung roots ng ating mga tanim. Actually, yung hinarvest ko kanina na 34 days, ang mga pangit na din yung mga roots, may mga parang nag-root rot ba? First time ko naka-encounter ng mga ganyan sa tanim ko. Ayun nga, dahil nga sa sobrang init, no? So, hindi kayanin ang init. Ay! Wait lang, ano to? Merong may konting damage. Pag umuulan kasi, nagpatak dito. Tumutulo. Ayan, 14 days. Magaganda naman po. Silipin din natin yung roots na ito. Ayan, no? Kung makikita nyo, may konting brown. Hindi ko magawa ng paraan kasi sa init talaga ng panahon. So, then,
Ito po yung isa pa natin. Teka lang, di ako makagalaw dito eh. Yay. Oops. Bali, yung romaine. Okay. Ito naman po yung ating mga seedlings. No? Ito po ay 9 days. 9 days simula nung pinunla natin or nilagay natin sa tissue paper. Yan. Yung roots niya, kita nyo. Yan. Matubig kamay ko, kay nag-harvest po kasi ako kanina. Pag nag-harvest ako, dumi talaga kamay ko. Okay, so yung visible na tulip niya ay dalawa. Yung dalawa pa dito sa baba, yan ay cotyledon. So yung tulip niya dalawa. 9 days pa lang to. So sa pa 15 days natin itatransfer sa grow box. So yung mga grow box sa bakante, dyan natin ililipat yung mga itong ating mga punla, no. So yan yung roots. Okay. Nga pala yung para gumanda yung mga punla nyo, no. Dati kasi ang practice ko sa pa 8 araw ako naglalagay ng nutrient solution. So binago ko na po 'yon. Sa pa 5 araw na po ako naglalagay ng nutrient solution, and ang epekto niya po, mas maganda yung dahon niya. Mas marami siyang dahon pati, no. So usually kasi bago ako mag-transplant, ang tulip niya is 4. Medyo maliit pa yung pa-4. Ngayon po, pag doon sa palimang araw na naglalagay na ako ng nutrients, bago po dumating yung araw ng pag-transplant ko, ang tulip niya na ay 5. So, imagine may nadagdag na isang dahon. At matataba pa yun, ha. Matataba po yung ating mga tanim kapag maaga tayong naglagay ng nutrients, no. So, syempre po, ang magdali po talaga na magandang magpaganda sa ating mga tanim is yung sunlight po talaga, no. So kung hindi po kasi yan sapat ang sunlight, ano yan, mga payat, and hindi rin gaganda yung dahon niya. So ang ginagawa ko po pag sobrang init at medyo maligamgam na yung tubig, inaalis ko muna sa greenhouse, no, para hindi masyadong mag-init pa. Kasi yung pag-init po ng tubig, isa po yan sa factor na kung bakit nababansot yung ating tanim, no. Pag mainit ang tubig niya, maliit ang punla natin, tapos namamatay pa yung nagro-root rot, baby pa nagro-root rot na agad. So yun, wag po natin hayaan na iinit yung ating mga tubig sa ating mga punla. Okay? So, hopefully po nakatulong po itong video na ito. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pa-subscribe po sa ating channel. And pa-follow na rin po sa ating Facebook page and sa TikTok account, Hydroponics with Hazel. Thank you po and God bless. Bye!